So sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ako magkabit ng spokes or paano ako mag-assemble ng rim set. Ito yung commonly na makikita mong pattern sa karamihan ng BMX bikes sa panahon ngayon. Ito rin yung pattern na ginagamit ng mga manufacturers like yung mga OEM na wheelsets. So ito yung standard na spoke pattern sa panahon ngayon na ginagamit mostly, I mean. So bago ko ipakita sa inyo yung process ng pagkakabit ng spokes sa mismo rims, gusto lang sabihin sa inyo na maraming iba't ibang sizes ng spokes na available para sa BMX. Depende yun sa sizes ng flange diameter ninyo tsaka ng rims. It's either malalim masyado yung rims or like mababaw siya. May chance na kapag masyadong mahaba yung spokes mo at kinabit mo siya sa malaking diameter ng flange, may chance na sumobra yung mismong spokes dito sa mismong rims. Kasi ginawa namin dati nun, yung rims ko na ganito, mababaw siya, and then yung flange ng hub ko is malaki. So ang nangyari dun, kinabitan namin siya ng 190mm and sumobra lang yung mismong spoke dito. Ginawa namin yung solution nun is nilagari namin siya. So na-damage namin yung mismong rim kaya. So hindi siguro magandang idea ang gumamit ng mahabang spokes. Depende yun sa kung gaano kalaki yung flange diameter mo or kung gaano kalalim yung mismong wall ng rims mo. Okay? Ito, bibigyan kita ng example kung ano yung tsura ng sinasabi. Ito, yung mga rims na like yung mga aero, ganun. So, tignan nyo yung pinagkaiba kung gaano sila kalalim. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan. Meron yung mga rims na dinesign na like pa-oval yung mismong walls niya. So, yung mga ganitong klaseng rims is dinesign siya na mas malalim yung mismong yung walls niya. So, kailangan mo dito is mas may ikling spokes. Lalo na kapag malalaki yung flange diameter ng hubs mo. Okay? Para makasigurado ka kung ano talaga yung tamang size ng spokes na kailangan mo, maraming mahanap online na BMX spoke calculator. So, nakahanap ako ng calculators. Basically, base dun sa mga nahanap kong spoke calculator online, ang gagawin mo lang dun is i-input mo lang yung model ng mismong hub mo. And then, i-input mo rin yung model ng ribs na pagkakabitan mo ng spokes. So base dun sa spoke calculator, ang hubs ko is Federal Free Coaster na version 3. Ang drive side neto tsaka non-drive side ay pareho ng flange diameter. So parehong 58mm yan. So yung rims ko naman na gagamitin is 387.6mm ang effective rim diameter niya, or yung ERD na natawag nila. Tapos ang results naman sa akin is ang lacing pattern na kailangan ko daw is 3 cross. So yun yung papakita ko sa inyo na pagkakabit ko ng spokes. And merong ibang hubs na kung mapapansin ninyo magkaiba yung drive side tsaka non-drive side niya. I mean yung flange diameters nila magkaiba. Basically pagka ganun yung mga nakikita ninyong hubs, usually nagre-require sila ng magkaibang sizes ng spokes. Either kalahating side nun is 186 and kalahating side nun is 190, or depende kung ano yung hub ninyo or yung rims ninyo. Gumamit kayo ng spoke calculator. Lalagay ko na lang sa description kung ano man yung ginamit ko na spoke calculator online. So, maraming website ang nagsabi sa akin na ang kailangan ko daw na spoke length ay yung 181 or 182, mga ganun. Ang pinaka-required talaga sa akin is 184. Pero, yun nga, unfortunately, wala akong mahanap na 184 dito sa Pilipinas. So, 186mm na hanap ko. Kaya, hopefully magkasya yung 186 sa hubs ko tsaka sa rims. Hindi naman sana sumobra, diba? So, yeah. Okay, simulan na natin yung pagkakabit ng spokes. Kailangan lang is yung mismong hub mo, yung rims. I mean, teka lang, nakabalot pa siya. Yan. Kailangan mo lang is rims, hub, yan. Spokes and nipples, 36 pieces ng brass nipples. Ang nakasulat dito is 14 by 12.4. I think yun yung gauge niya. And then stainless steel na spokes. Yeah, 186 siya nakasulat. Ayun, 186. Yan, spoke wrench. Yun ang kailangan mo. Tanggalin muna natin yung pegs at yung hub guards. Yan. And siya nga pala, no, kailangan mo rin pala ng rim strip. Kasi once na nagkabit ka ng bagong spokes or bagong rims, may times na yung mga pinagbutasan ng rims ay medyo matalas. And pwede rin na kapag saktong-sakto yung spokes mo dito, may mga spokes kasi na matalas pa siya. So maglagay ka ng rim strip. Kung wala kang rim strip na mahanap, pwede ka namang gumawa ng interior na ano, like yung DIY lang na rim strip.
So para lang yun sa ano, matakpan yung mga butas. Ang purpose lang talaga ng rim strips is yun nga, para hindi tumagos talaga yung spoke sa ano mo, sa interior mo, you know, para hindi ka basta-basta nabubutasan. Gagamitin ko muna yung non-drive side na hub guard bilang stand para mas madali nyo maintindihan kung ano yung ginagawa ko, you know. Yeah, spoke wrench, andito, rim strip, mamaya na to. Start na tayo. Ilang tubig. Ano? Stay hydrated. Una mong gagawin is, kunin mo yung rim mo. And then, so, andito na yung mismong hub mo, di ba? Una mong gagawin is, hanapin mo yung valve hole. Ito. Ito yung valve hole natin. So, ikaw na bahala kung anong side mo gustong ilagay yung rims mo. Kung sa drive side man nakaharap yung stickers, mga ganun. Left-hand drive ang hub ko. So, gusto ko na nakaharap sa right yung mga sticker. Ayan. Unahin natin yung drive side. Ano mong gagawin is, kuha ka ng spoke. Ayan. So, nahanap mo na kung anong side mo gusto iharap yung rims. So, akin nakaharap sa right yung sticker. So, ano mong gagawin is, kuha ka ng isang spoke. So, maglagay ka ng isang spoke paloob. Okay? Paloob siya sa butas. Kahit saan ka mag-start, ayos lang. So, paloob siya. And then, ayan. Kung nakita mo na to, ito yung valve hole. And then, ilalagay mo yung pinakaunang spoke sa katabi niya sa left. Okay? So, ibang rims, pantay yung mismong butas niya. So, yung sa akin is, mataas yung isa. And then, yung nasa baba is yung nasa right. Yung pinakaunang spoke na nilagay mo is, ilalagay mo siya dun sa left ng valve hole. Okay? Sa mas mataas. Ayan. Ilalagay mo siya. And then, ilock mo siya ng nipples. And then, 10 ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so bakit 10 ikot ginagawa ko? Kasi wala lang. Para kapag natapos ko na siya lahat, pantay-pantay lahat ng pagkakahigpit. You know, 10 ikot na ginagawa ko usually. So, susunod naman is kuha ka ng spoke. And then, yung pinaka-unang nilagyan mo ng spoke, mag-iwan ka ng isang space sa gitna nila. And then, ilagay mo siya. Papasok ulit. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito nito. Iwan ka ng space sa pagitan nilang dalawa. Okay. So, yung pangalawang... So, basically, nag-overheat yung camera ko. Kaya, ulitin natin. Yung pangalawang spoke na kinabit mo is, hindi kasama yung valve hole, ah. Doon siya sa pang 1, 2, 3, 4. Doon siya sa pang 4 na butas. And then, lock ng spoke. I mean, lock ng nipple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. 10 ikot lang siya. Okay. So, next, yung pangatlo naman. Mag-iwan ka rin ng isang space. I mean, isang butas. And then, papasok. Tapos, yan. So, yan. Iwan ka ng space sa gitna. And then, papasok. And then, dun, mula dun sa last na spoke na nilagay mo, mag-skip ka ng pang 1, 2, 3, 4. So, pang-apat siya na butas. And then, lock. Ang nipple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, basically, yung mga unang nilalagay mo na spoke, tatlo ang butas sa pagitan nila sa isa't isa. Okay? Tatlong butas bago yung isa. Gagawin mo lang yon hanggang sa makapaglagay ka ng 9 or siyam na spokes na papasok. Okay? Hanggang sa makaikot ka hanggang dito sa kabila. Okay? So, fast forward ko na siguro. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ito na yung pinaka-last na spoke, pang siyam. So, ilalagay mo siya dun sa pang 1, 2, 3, 4. So, kung mapapansin mo, lahat ng nilagay mong una is nasa taas lahat na butas yung pinagkabitan mo. Hindi ko alam kung nakikita. Pasensya na kung hindi nyo nakikita na maayos. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ganito dapat yung palalabasan ng itsura niya. Okay? Lahat ng spokes ay nasa taas. And then, kada spokes ay merong tatlong butas sa pagitan nila sa isa't isa. And then, andito na yung pinakaunang sinimulan. Okay? So, ang susunod mong gagawin is, babalik na rin mo lang siya.
babaligtarin mo siya. And then, ito, kuha ka ng spoke. And then, hanapin mo. Kahit saan ka magsimula dito, pero kung mapapansin mo siya, teka lang, hindi ko alam kung nakikita. And kung makikita mo siya ng top view, parang mapapansin mo na parang hindi pantay yung butas nila. So, yung butas sa kabila is parang andito na side. So, susunod mong gagawin doon is ilalagay mo siya doon sa kanan, paloob ulit. Ayan. Sa kanan. Sa kanan nung kabilang side. And then, ililace mo naman siya sa tabi nung spoke na katapat niya. Okay? So, basically sa right nung ano, nung katapat niya na spoke. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Same thing sa kabila. 10 ikot din. Yan, kuha ka ng spoke. Kung saan nakatapat yung butas ng kabilang spokes, ay nasa gitna niya and then dun sa right. So basically pag dito na side, skip ka rin ng isang butas. Yan, so papasok ulit siya. Papasok. And then sa right side nung kabila, kabilang spoke. Okay. So, nasa taas pa rin siya na butas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, kuha, gagawin mo lang din ulit yun hanggang sa makaikot ka. Okay, so, sham yan na spokes dapat. So, skip ng butas and then, papasok. Ayan. Papasok. And then, sa right side nung spoke sa kabila. And then, lock. So, kung mapapansin nyo, no, parang luma na tong... So, parang... Ang lalaki na ng butas ng mga ano, hub na gamit ko. Hindi rin kasi ako nagpalit ng hub. So, ito pa rin yung hub na gamit ko dati. So, yeah. Pa-fast forward ko na lang din siguro ulit to. Basta ganun lang din. Leave ng isang butas and then... And then papasok. Tapos, sa right side nung spoke sa kabila. Na butas. Okay? And so, ganun lang din siya. Ganyan siya. Okay? So, fast forward ko na lang to para mabilis. Ito na yung panghuling spoke ng kabilang side. So, dapat merong tatlong butas na natitira. And tatlong butas na natitira dun sa gitna. Okay? And then, nalagay mo siya dun sa right side or yung katabi niya nasa taas. Sa right side ah. Okay, yan. Sa right side. And then, lock. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, basically, dapat ang kalalabas nito is yung pinakahuling spoke na nilagay mo is merong dalawang butas bago yung valve hole. Okay? So, ito na. Ang next part na nagagawin mo kapag kompleto mo na siya. Oh, so, ganito pala yung itsura niya. Yan. Makikita ba? Yan. Ganito dapat yung itsura niya. Yan. And so, ang next part naman na gagawin mo, ilalayo mo yung spokes na katabi ng valve hole sa mismong butas niya. Okay, so, in this case, iikot mo siya ng clockwise. Okay? Iikot mo lang siya ng mahigpit para lang lumayo yung spokes na katabi ng valve hole. Para magkaroon ng space sa valve hole. Kasi ang ginawa ko dati nung unang nagkabit ako ng rims, binaliktad ko muna yung mismong rims bago ko siya inikot ng clockwise. So, ang nangyari nun is sumikip dito na part. Hindi ko makasya ang mga hand pumps. Okay, so, dapat ilayo mo siya dito sa valve hole. Okay? So, ikutin mo siya ng mahigpit. And, kung naikot mo na siya, then, lagyan mo naman na siya ng spokes. Pero this time, yung spokes na ilalagay mo is paloob naman na. Kahit saang butas, okay. Paloob na. Yan. So, ito na yung sinasabing 3-cross pattern. So, basically, tatawid yung spokes dito sa isa, dalawa, at tatlo na spokes. Tatlong beses siyang tatawid, kaya siya tinawag na 3-cross. So, ang magiging pagkakasalpak nito is sa taas na itong unang spoke, sa taas din ng pangalawang spoke, and then sa ilalim ng pangatlo. Okay? So, top, top, and then bottom. Taas, taas, baba. Okay, so, tataasan mo to, tataasan mo rin to, and then iilalim ka dito sa
pangatlong spokes. Kung hindi naman kasha, pwede mong i-bend yung mismong spoke. Ayos na naman yun. And then, hindi mo siya ilalagay dun sa susunod na butas, kundi dun sa kasunod niya na butas. So, pag nakalagpas ka na sa unang spoke at sa pangalawa, and then nakailalim ka na sa pangatlo, mag-iwan ka ng isa pang butas. Basically, mag-skip ka ng butas and then dun sa kasunod niya. Okay? Ganun lang yun. And then, lock. 10 ikot ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kaya, mula dun sa pinanggalingan mo, mag-skip ka ng isa. I mean, tataas ka sa isa, dalawa, and then iilalim ko sa pangatlo. Tapos, mag-iwan ka ng isang butas, tapos dun mo siya ikabit sa kanan. Okay? So, alternate naman na siya na pattern. Imbis na pag ganun na side, dito naman siya na side, sa right naman na. Okay? So, ganun na naman sa pangalawa. Kuha ka na spoke. Yung kasunod niya na butas, palabas naman na. Ayan. Ayan, palabas niya. And then, may katabi siyang spoke na nakaharap sa ibang direction. So, lalaktawan mo yun. Tap, tap, and then, yung pangatlong spoke ay iilalim ka. Ayan. Okay lang na i-bend mo yung mismo spoke. Flexible naman yan. And then, mag-skip ka na isang butas, and then, kabit mo dito sa susunod. Lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Hindi siya ganun kahigpit, hindi rin siya ganun kaluwag. Sakto na siya. Ganun din sa mga susunod. So basically, ulitin mo lang yun hanggang sa makaikot ka. Okay? Papasok. I mean, palabas. Ayan. Papasok naman na siya. Ayan. Taas, taas. Ilalim. And then, skip ka ng butas. Ayos lang i-bend yung spokes. Flexible naman. And then, skip ng butas. And then, lock. Ayan. Medyo humihigpit na nga siya eh. Ayan. And then, lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan. And then, fast forward ko na siguro to. Basta ganun lang, okay? Ayan. Ayan, papasok. Ayan. And then, taas neto, and then sa ilalim neto. Okay? And then, skip ng butas. Ayan. Lock. Pa-fast forward ko na to. And then, ito na yung pinaka-last na side. So, ganun din siya. Papasok. And so, papasok. And then, taas, taas, ilalim. Ganun lang. And then, skip na isang butas. Pasok. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ganyan dapat yung itsura niya sa kabilang side. Ayan. Okay, so susunod mo naman na gagawin. Next step is babaliktarin mo na siya. Ayan. Babaliktarin mo na siya. And then, ganun din yung gagawin mo. Parang yung sa kabila. Papasok pa rin siya na butas. I mean, ayan. So, basically, papasok na. Ayan. Magpapasok ka na isang spoke. Ayan. Ganun din siya. Pasok ka ng spoke. And then, this time, alternate naman nung direction ng spokes na nakakabit dito na side na to. Pag galing ka dito, ibabaw ka dito sa unang spoke. Ibabaw ka rin sa pangalawa. And then, sa pangatlo, isiilalim ka na. Ayan. Tapos, ilalagay mo na siya dun sa natitirang butas. Ayan. Kung hindi abot, tulak mo siya kundi. Ayan. And then, lock. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pangalawang butas naman is pangalawang butas, ganun din. Papasok ka ng isa pa daw palabas. And then, sa kabilang side naman, alternate na side, is taas, taas, ilalim. Bend mo na lang yung spokes, ayos lang. Kung hindi ka siya. Ayan. Bend mo yung spokes. And then, dun sa natitirang butas. Ayan. Then lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba na maayos, pero sana naintindihan nyo rin. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yun hanggang sa maubos mo lahat na natitirang spokes. Okay, so papasok dito, and then taas nito spoke na to, sa taas din nito, and then sa baba nito. Okay? Ayan. Sa ilalim na ito. Kung di kasha, ayos lang itupi. I mean, i-bend. And then, dun sa butas. Ayan. Okay? And then, lock. Sa point na to, medyo humihigpit na yung mismong rims. Pero i-flex mo na lang siya kunti. Ayan. Normal lang yun. Then, okay lang din. So, siguro ipa-fast forward ko na to. Ayan. So, yun. Taas, taas, ilalim. Pag di kasha, okay lang i-bend. Dito na tayo sa pinaka last na dalawa. So papasok siya, and then mula dun sa pinanggalingan mo na butas, taas, taas, and then sa ilalim. Okay? Pag hindi kasha, okay lang na ihilain mo punti yung ano. So pag sa last na part na banda, expect nyo nang medyo tumitigas na yung parang may tension. Mararamdaman nyo na yung tension ng buong rim. Basta kapag huling pangalawa na, so dun sa natitirang butas, nakikita ba? Ayan. So nag-overheat yung camera ko ngayon kasi minomonitor ko yung screen sa mismong cellphone. Kaya medyo papahirapan natin camera. Pero okay lang yun. Basta may pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung, you know. So dito na tayo sa pinaka-last. So ayan, no, pinakalas na. And then gagawin mo lang is papasok dito, and then yan, mula dito skip mo yung spoke na to, sa taas nito, and then sa taas ulit nito, pero sa ilalim nito ng pangatlo. Okay, so here, medyo mahirap ikabit yung pinakalas, so kailangan mo i-bend yung spoke, and then ikakabit mo siya dun sa pinakalas na butas. Ayan. Tulak mo na lang siya kunti. And then, lock. 10 ikot lang. Para pag sakaling nagpahigpit ka mamaya, pantay-pantay silang lahat. Ayan. So, medyo maluwag-luwag pa siya. Kasi hindi pa siya nahigpitan. Pero, tapos na siya. Check lang natin kung nakasentro. Ayan. Check natin kung nakasentro. So, ayan, nakasentro naman siya. Kaso nga lang, hindi pa siya naka-align. Ayan. Siguro hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano mag-align kasi medyo mahirap ituro yun.
At ako mismo hindi ko gets kung paano ko i-explain sa inyo yun, yung pag-align ng rims. So, kung hindi kayo marunong mag-align ng rims, so magandang dalhin nyo na lang siya sa mga talir na kaya mag-align ng rims, okay? So, kanin yung itsura niya. Typical na rims. Pero kung mapapansin nyo, may space dito sa pagitan ng valve hole. So, kasha ang mga pump dito. Okay? Nakiwalay siya. Medyo weird lang siya tignan sa una kasi hindi pa nga siya mahigpit. Hindi pa siya final. Ihigpitan pa to. Ayan. So, maluwag pa lahat. Doon ko na gagamit ng spoke wrench. Yeah, pasensya na kung hindi ko magpapakita sa inyo kung paano mag-align. Basta ang gagawin ko lang is ihigpitan ko lahat ng nipples na sabay-sabay. And basta, makukuha niya rin kung paano yun. So, higpitan ko lang talaga to gamit ang spoke wrench. Nice one. So, tapos na tayo magkabit ng rim set. Kaya, ito dapat, ganito dapat yung itsura niya. Ayan. So, hindi pa siya final. Medyo may nararamdaman pa akong imbalance. Pero, mahigpit na siya sa lahat. Ayan o. Ayan, mahigpit na siya. So, medyo hindi pa talaga siya balance kasi nga, hindi ako ganun ka-expert mag-align. So, ganyan dapat yung itsura niya. Okay? Medyo yung balance pa talaga siya. Pero, para masubukan natin kung balance nga talaga, dapat hindi yan malaglag. Diba? Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. So, yeah. Hindi pa siya ganun ka-balance. May naramdaman pa akong part na mabigat. Pansamantala pa lang to, pero dadaling ko rin siya sa mga expert siguro mag-align. Siguro sa mga shop na mga motor, ganun. Alam niya naman siguro yun. Pero yeah, at least gumagana na siya. Hindi rin kasi ako nakapag-align ng maayos kasi nga wala akong throwing stand and ginamit ko lang yung bike ko. Ayan, oh, makikita niya dito. Ayan, nakataob yung bike ko dito. Tapos, bale, kinabit ko lang siya and then unti-unti ko siyang, I mean, isa-isa ko siyang hinigpitan. Yan, sobrang tagal ko nag-align. Kaya, anong oras na ako? Ginabi na ako, inumaga na ako. Ayan. So kung sakaling sakto man yung mga spokes dito, ay kung di naman ganun ka lala yung pagkasobra niya, ayos na siguro yun. Pero kung sakaling sobra nga talaga, siguro I suggest, ano, gamitan niyo na lang ng file or what. Basta wag niyo lang siyang lalagarin kasi madadamay yung ano, rims. At isa rin parang bagay na ano, na in-advise sa akin ng isang pro, huwag mo nyo daw siyang hihigpitan ng sobra kasi kailangan daw, hindi siya ganun kahigpit and sakto lang daw dapat yung higpit niya kasi may chance na ma-loose thread din to kapag ano, mali yung bagsak mo. Lalagyan na natin siya ng rim strip. Hapin mo lang yung valve hole and then lagyan mo siya ng rim strip. Tignan natin kung may sobra pa rin. Ayan. So basically ang rim strip is para siyang goma pero you know, iba yung texture niya. Kaya, ito yung magsisave sa'yo sa mga impact. I mean, hindi ganun kabilis mabutas ang interior mo sa loob. Ayun, so, may mga sobra pa rin siya. May mga sobra pa rin siya. Pero, hindi siya ganun kalala. Pareho na sila ng build. Three cross na pattern. Yeah. So, kung tama yung pagkakasunod mo dun sa mga pinakita ko kanina, for sure, ganito yung tsura ng kalalabasan. And isa pa palang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Ang pinakahuling advice ko is, I mean, pinakahuling tip ko sa inyo is mag-subscribe kayo. You know? Ito nyo naman, anong oras na ngayon, no? Inefortan ko talagang gumawa ng video para lang ipakita ko sa inyo yung ano, three cross na pattern. Do me a favor, pa-subscribe naman yun. Kidding. Yeah. And that's it. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ay. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ay. I've been this world since the womb. I'll take the man to the tomb. Yeah. Now they all ask what I'm doing. Well, you see it is soon. Say that they know what to do. Say I should listen to you. Yeah. Y'all don't know what I've been doing. Trust me, you don't got a clue. Take the top of my front door. Only fiends coming through the bay. Got my problems, I don't want more. Lead the past up in the past. The way I'm moving need a hard pass. All class with a book bag. In the night with that all black. Hang it up, then don't call back. Yeah,
got time and it's all on my mind, so I tell him I'ma let it out. Yeah, and I got guap, but you know I can't stop, so I tell him I'ma dead it now. Yeah, yeah, I got green and I got a Swiss cheese, but I'm looking for the cheddar now. That shit was all bad, now I'm coming to get less, and this year's looking better now.